a blessed day to everybody. Welcome po kayo ngayon today sa our Daily Breath. At ito po ang inyong Daily Bert, si Pastor Bert Lozano. At nawa kayo po lagi ay masaya, malusog, kapili ng inyong mga mahal sa buhay. Ang Diyos ay mabuti, siya ay hindi nagbabago kailanman. Before we begin this devotion, let us pray. Dear Father in Heaven, we want to thank you for your love and care for us this day and every day. We appreciate the life, the strength, the air that we breathe every day, Lord, comes from you. And we ask forgiveness for those things we've done. And as we continue to pray for those people who are fighting their lives right now at the hospitals, fighting their lives with COVID-19 sickness, from head to the sole of their foot, let there be healing sa mga katawan ng may COVID-19 patients, COVID-19 ward sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo. And we say special prayer kay Cynthia, continue to heal her, continue to give her a stronger body and immune system. Ganyan din si Ma'am Nancy, we pray that her body is gonna be stronger, you're gonna be better, and you'll touch their bodies from head to the sole of their foot. Let there be healings in their bodies right now in Jesus' name. And we declare all those sick people, all those hurting people right now will be healed in Jesus' name. Ma'am Nancy will be healed in Jesus' name. Cynthia will be healed in Jesus' name. And all those sick people fighting their lives with COVID-19 will be healed in Jesus' name. Lahat po na may karamdaman ngayon, hindi man to COVID-19, sickness, heart diseases, heart ailment, liver ailment, pancreas, intestine, tuberculosis, bone diseases, brain diseases, every abnormalities in the body, and allergies, we rebuke that sickness and we claim healing in Jesus' name. Thank you for blessing us and continue to protect and bless yung mga binahapo ng bagyong Julina. Tulungan na po sila makaahon at makagwanta sa kanilang buhay sa pagkakatapos ng bagyo. Nawa yung mga darating pang bagyo, Diyos, patuloy mo kaming protektahan, ingatan at samahan. Salamat po. Ito kami dalang sa Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ay hango po sa Luke 17 verse 11 to 19. Ito po yung sabi, no? Habang nagtatravel si Jesus papuntang Jerusalem, duman siya sa boundary ng Samaria at Galilee. Noong papasok na siya sa bayan, sinalubong siya ng 10 taong may ketong. Tumigil sila sa malayo, sa medyo malayo, at sumigaw, "Jesus, Master, maawa po kayo sa amin." Nakita sila ni Jesus at sinabi niya, "Sige, lumakad na kayo at ipakita ang mga sarili niyo sa mga priest." At habang naglalakad, gumaling sila. Nang mapansin ng isa sa na magaling na siya, bumalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Dumapa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Isa siyang Samaritan. Nagtanong si Jesus, "Di ba, saan po kayong gumaling? Nasa nang siyam? Bakit kung sino pa ang hindi Israelite, siya pa ang bumalik para magpasalamat sa Diyos?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sige, tumayo ka na at dumuwi. Gumaling ka dahil sa pananalig mo sa Diyos." Pagpalain ang pagkabasa ng salita ni Lord. Mga kapatid, mga kaibigan, this a real story. Alam nyo, sampu sila eh, no? Maintindihan natin sa kwento, sampu sila. And we need to understand that these people, yung may ketong dati, they are pinagdidirihan. Nas ina-isolate sila kasi tingin sa kanila ay hindi na sila gagaling, no? Kaya talagang medyo nandidiri sa kanilang lipunan. Inihiwalay sila
sa lipunan. Sila yung tinuturing na madumi, unclean. Mapapansin natin dito, yung kanilang prayer request kay Jesus, sobrang lakas. Yung buong sampo, yung lahat, yung sampo. Ang lakas ng prayer request, ang lakas ng pakiusap, ang lakas ng dasal. Pero pagdaka, paggaling nila, isa na lang ang malakas. Malakas magpasalamat. Malakas magpuri. Malakas magpatira pa. At magbigay pugay at magbalik ng papurit utang na loob sa Panginoon. Mapapansin natin dito, isa pa siyang Samaritan. Ang mga Samaritan ay mga marginalized people nung panahon noon. Nasa laylayan na lipunan. Siyempre, mga Hudyo, mas mataas ang estado sa panahon noon. Kaya ang mga Samaritan talaga ay tinutuloy ng pinakamaliit at outcast sa mga panahon ito. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay medyo napatanong. Sabi, yung Samaritan pa nagbalik sa akin, nagpasalamat. Asan na kaya yung iba? People think that sometimes those people who knew God, those people have faith in God even before, when they have a prayer request and they get better or magkaroon silang answered prayer, pagkakataon kasi marami nakakalimot. Minsan, malakas lang tayong humingi sa Diyos, pero pag nasagot na, pasyal-pasyal na. Napakaraming tao, naging nangyayari sa akin yan. Yung nag-prayer item, hiling ka ng hiling, nung tinagun ng Panginoon, ibinigay niya, kagalingan man to, blessing man to, trabaho man ito, church success man ito, minister success man ito. Pagkatapos to, nakakaligtaan na yung mga pasasalamat at commitment sa Panginoon. There are times, ang lakas nating humiling, pero ang hina nating magpasalamat, saka ang hina nating sumunod sa Panginoon. Kadalasan, malakas lang humiling. Pero sa mga sandaling ito, sa tinuturo sa atin ng ating Panginoon sa kanyang word, you know, this is the attitude of gratitude. In this account, you know, makikita natin, no, yung siya medyo nakalimot. At dito sa usapan ni Jesus, definitely, hindi lang siya basta na-healed physically. Ang kanyang spiritual body or spiritual aspect niya ay gumaling din at malamang sa lamang siya ay na-save. Now, gratitude is an important component in our salvation. Malamang-lamang yung siyam ay hindi sila nakasumpong ng tunay na kaligtasan. Sa pang-araw-araw natin pamumuhay, mga kaibigan, mga kapatid, kailangan panatili natin ang patuloy na pagpupuri, pagsamba, pagdakila at pagbabalik ng luwalhati sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Alam nyo, kung wala naman yung binigay niya sa atin, kung wala naman ang blessings nito, wala rin naman din tayo. Laging totoo naman, kung hiwalay tayo sa kanya, wala tayong magagawa. And even me, and I'm still here because God blessed me and God called me to be a pastor for almost 20 years and I will continue it no matter what. And when I come to my senses, after almost 2 years, no, nag-volunteer tayo sa ating mga kaibigan churches, ay naisip ko na I have to fulfill the calling that God has given to me almost 20 years ago. And I need to do it because yun yung paraan ko para magpasalamat sa Panginoon. Yung maglingkod sa Kanya ng buong puso. At ibalik ang aking buhay at ang buhay ng aking pamilya bilang pasasalamat sa ating Diyos Ama. Kaibigan, kapatid, ang panalangin ko rin sa iyo at encouragement ko sa umagang ito at ganyan din encouragement ng word ni Lord. Okay lang naman malakas humiling. Okay lang malakas manalangin. Nawa, pag natugon na, malakas din magpasalamat, malakas din mag-serve, malakas din mag-obey, malakas din mag-commit sa gawain ng Diyos, at malakas din mag-ali ng buhay sa Kanya, magpakambaba at magpatira pa. Kailangan balansi po ang buhay. Mahal na mahal po tayo ng Diyos at nais niya ang the best para sa atin. Nais niya ang the best para sa iyo at para sa akin. So sa paglakad natin sa bawat araw,
mapanunawa ng pasasalamat ang ating buhay. Even yung pinakamaliit na bagay, may pagpasalamat natin. Alam nyo, yung contentment is napakahalaga. But of course, contentment na nagsikap ka na, contentment na ginawa mo na yung the best. At kung ano yung product nun, kontento ka naman at masaya. Meaning, kung ano yung kaya mo at kaya ng iyong bulsa na bibili mo, kung ano yung abot kamay mo lang, katapos ang magsikap, kontento ka at nagpapasalamat. The attitude of gratitude is a great experience every day, that even this every breath that we have every day is a way to thank the Lord. Kaya po sinilang ang our daily breath. Because of the pandemic, our breath or the air that we breathe is really precious, is important every day. Napakahalaga po ng buhay bawat araw. Nawa, patuloy po tayo magpasalamat at huwag tayong matapos ang pagpasalamat sa Kanya, dahil tayo buhay araw-araw at malakas. Hindi hintong magpuri, hindi hintong sasamba, hindi hintong maglingkod hanggang sa abot ng ating mga kaya, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. In everything, give thanks. Small things, medium things, big things, give thanks to the Lord, ay mabuting bagay. Ipagpasalamat ang pamilya mo, ipagpasalamat ang mister mo at misis mo. Kahit imperfect yan, mahal ka niyan. Ipagpasalamat mo yung mga anak mo, kahit minsan, tigas ang ulo niyan, mahal ka niyan. Mga church members natin, kung mga, sa mga pastors, mga tupang binigay sa atin, take care natin at mahalin natin lahat kasi may plan ng Diyos sa ating lahat. Again, thank you very much for watching this video. Nawa, ang isa sa ating maging alamat, madalas tayo magpasalamat kasi magandang alamat ang marunong magpasalamat. Tayo pa'y manalangin. Nakilang mo, marami pong salamat sa umagang ito na you taught us how to be grateful. The attitude of gratitude each and every day na maibigay namin sa iyo, na sa lahat ng bagay na ginagawa mo, pagpapagaling sa karamdaman, blessings, tagumpay, we will never forget to return and say thank you, Father. Thank you very much. And we will bow down at your feet and say thank you very much for all those things you've done to us. Mula nung kami nagkaisip, mula nung kami baby, mula nung nasaktian, sinapupunan kami ng aming nanay, maraming salamat po, aming Ama. At patuloy kaming lalakad na nagpapasalamat dahil isang magandang alamat kapag marunong kaming magpasalamat. Ito ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. God bless everybody. Maraming po salamat mga kapatid, mga believers in Jesus na araw-araw nanonood ng Our Daily Breath. Ingat po kayo lagi. God bless everyone. Ito po si Pastor Bert, your Daily Bert. Take care. Bye-bye. See you. Salamat.